So what's up guys? Gusto mo ng buhay na meron ako? Gusto mo ng kotse yung dinadrive ko? Gusto mo ng success na meron ako? Guys, I've been making millionaires for the past 10 years and now I decided to create more. If you wanna be part of my team, kapatid, pinakamaliit na investment na makikita mo na pwedeng kumita ng milyon ang papakita ko sa'yo. 6,000 pesos, 15,000 pesos, 45,000 pesos, that's all you need para maging successful sa front row. Guys, I made a couple of millionaires, like 1,000 millionaires from OFW, gamer, businessman, any walks of life. Basta gusto mong maging successful, PM mo ko. Maliit na puhunan, malaking kitahan. With that guys, let's move on with the vlog. So what's up mga kachan? So, oy, ano yan? Ginawa dyan. Hindi namin papakita. Anyway, pupunta kami ngayon sa Titan para kunin yung Bentley and i-check out na nangyari. So I hope everything's good with the Bentley, pero hindi pa rin aayos yung kami ni, siyempre kabalbas nandito. Yeah, what's up? What's up? So aanin natin yung sa Bentley. I know hindi pa nagagawa yun sa air suspension and sa bubong niya, pero iniintay pa rin. Pero we need to pull out the Bentley kasi magsasara sila. Ayoko naman ng ano. Ayoko naman na maiwan ng Paskot bagong taon yung sasakyan ko sa ibang lugar. So kailangan nating kunin yung Bentley air suspension, which is hindi na problema ng Range Rover air suspension din. So sa mga diyan nagbabalak ng kotse na may air suspension, wag na. Ako na nagsasabi sa inyo, ha. Dalawa na yung naka-air suspension. Actually, tatlo na yung kotse ko naka-air suspension. At masakit talaga sa ulo yan. Masakit okay. Sa bulsa. Masakit sa bulsa. Okay, walang katapusan yan. Maniwala kayo sa akin. Advice ko yan sa mga gusto ng mga luxury cars na naka-air suspension. Bullfrog! Bullfrog, wag na, utang na loob. Learn from my mistakes na kalokohan yung naka-air suspension na stock na ano na sasakyan. Mahirap, sobra. To think na yung kotse ko hindi to ordinary sa sasakyan, na it's a Bentley Continental GTC. Bago yung pinakabagong mukha, ito yung lumabas. So ito yung parang 4th gen, kasi 5th gen na yata ngayon. I have no idea, correct me if I'm wrong. Comment down below kung pang ilang gen na. Kung 6th gen na ngayon, yung sa akin 5th gen yan. Yan na yung pinakabago, hindi, pangalawa sa pinakabago na mukha ng Bentley na money pit talaga. At wag na kayong kumuha ng convertible, utang na loob. Masakit din talaga sa ulo. Yung Ferrari ko, problema yung bubong, yung convertible niya. Itong itong Bentley ko, convertible din. So please, please learn from my mistakes. Pupunta ngayon tayo ng Titan. Dito tayo sa Marikina. And then diretso na ako ng bahay. Then kuntuan tayo pag nandun na tayo sa Bentley. And then pag-uwi ko ng bahay kasi pinapa-uwi na ako ng wife ko. Ano kaya maganda merienda mamaya? We'll never know. Hindi ko rin alam. Diba? Yung diet na merienda. Oo. Eh kasi kapag ano bro, kapag nasa bahay ako. Wala, di mo rin mapigilan kumain. Hindi bro, yung asawa ko kasi lagi sinasabi, oh, kumain ka! Kakain ako. Bro, asawa yung... Wala tayong gagawa, oo. So guys, medyo malayo-layo pa kami, pero pagdating namin doon, papakita ko sa inyo yung nangyayari sa Bentley, ano yung mga kailangan gawin, ano abutin, it's the price reveal. So, stay tuned guys, this will be an epic day on the way to Titan. Pero guys, buckle up ah, kasi baka palitan natin yung Bentley ng Maserati. We'll never know. I'll see you guys in a bit. Peace. Oh. Diba? Guys, hindi pa ngayon sa Titan. They're awesome, awesome mga cars. Damn. Oh. Modified. 458 Porsches dito, Benz lahat andito. Yan ang ginagawa nila rito, lifters. Ito magandang ano yun, no? Sa shop yan. Kaya natin kung nasa na yung Bentley, kaya natin itong ano 458 na to. Parang naka white eh. Oh, naka white nga. Wait, oh. Oh yeah. Kapag tickets pala siya. God damn, GT3 RS in the house. Bam. Damn. Guys, ang ganda.
pag mag-wing ka ng ganyan, dapat mabilis ka. Yung mga ganyang kabilis, di ba? Naka-Porsche ka, pwede. Pwede. Di ba? Pero kung naka-Honda ka, wag. It's bad. Di ba? So guys, pasok na ako sa school. Para tingnan natin kung nasa yung bin. Kaya yung mga Porsche. Babalik tayo rito after ng bagong taon to know kung anong kailan dadating yung mga piyesa natin. Ngayon, ang ginagawa lang natin is diagnostic para matanggal, ma-reset yung mga kailangan ma-reset para walang ilaw din at least sa dashboard kasi medyo nakakairita na may mga nakailaw sa dashboard. So, that's the Venti Continental GTC problems and everything sa 2 years, 3 years kung hawak to.
owning a Bentley Continental GT, we spend millions and millions of pesos para lang ma-maintain siya. Actually, hindi yung maintenance, yung mismong mga sira sa kanya. Nagpapalitan lang yan. It's either bubong or air suspension o air suspension tsaka bubong. So, payo ko sa lahat, guys. Don't get one of these. Kasi, it's a money pit. Ewan ko lang yung bagong Bentley ngayon. Eh. Pero for me, 50, siguro nasaan na ako, 60-40. Napapalitan na natin yung Bentley Continental GT. So, guys, I hope you like the vlog. Mamaya, ipapaalam ako pag nasa loob na ako ng Bentley. Okay? See you, guys. See ya. So, guys, that's the vlog. As much as I want to retain this beautiful, beautiful car, masakit na yung ulo ko, guys. So, I'm thinking 80-20% I need to let this go. Kasi I don't want to waste all of my money para lang sa pagpagawa ng mga sira ng Bentley. So, I'd rather have an the Lambo or the Maserati. I don't know. Very important sa akin is mawala lang yung sakit ng ulo ko. So, guys, I hope you guys enjoyed the vlog. With that, always remember, basta chubby, yummy. We out. Chubby out. Let's go!